steak. So, ito bibigay ko to sa nanay. Siyempre, kung may bibigay ka sa nanay mo is, ang gusto ko is lipstick. Tagisa sila ng ate ko. So, alam mo kasi, kapag naka-lipstick ka is, ang ganda-ganda mo. So, yung nanay ko, gusto ko kasi, yung ate ko, pag nagbigay ako sa kanila ng bagay is, gusto ko yung gaganda sila. So, alam ko yung lipstick kasi kapag maganda yung labi mo, mapula yung lips mo, ang ganda-ganda mo. So, gusto ko yung nanay ko maganda lagi. Kaya, yan. Bumili ako siya ng lipstick. Itong bag na to, siguro bibigay ko sa kapatid ko. So, hello everyone! This is me, ang yung Rocketerong Mangyan at welcome back sa aking YouTube channel! So, for today's video is magbabox tayo. Face in your face. Karakiterang mangyan, kailangan ko nang magbawas ng gamit at ipadala na sa Pilipinas. Kasi maliit lang yung space dito sa dorm. Oops! So, at saka ang higpit-higpit. So, kailangan ko nang madaliin ang aking pagbabagahe at nang makarating na ito sa Pilipinas. So, alam nyo ba, mga rakiterang mangyan, halos karamihan dito sa mga laman ng bagahe ko na pampasalubong is galing sa pinaglinisan ko ng kuko. So, ang ginagawa ko, kapag meron akong racket, napupunta ako sa ibang dorm. Pag uwi ko, meron akong dalang pera. Kinita ko galing sa paglilinis ng kuko, pagkukuskus ko ng kuko. So, dumidiretso muna ako sa bilihan, like ng mga malalaking grocery store, Carrefour, mga PX Mart, yung mga ganyang groceries dito, or mga malalaking tindahan. So, dumadaan ako doon kahit pa paano. Utay-utay akong bumibili ng mga dalawang shampoo, oops! dalawang dosenang mga sabon. Inuutay-utay ko siyang bilhin. Ultimo mantika, bumibili din ako para lang at least hindi siya ganun isahang bagsak lang. Kaya itong pagbabagahe ko na tumatagal ko din siyang inipon. So simple lang naman ang laman ng aking mga bagahe. So inuna ko muna yung mga talagang basic needs nila na hindi na nila magagawa pang bilhin in case na magkaroon sila ng pera. Kasi alam nyo naman, sa lugar namin sa Mindoro is mahirap yung buhay ng mga tao. So, kailangan lang talaga nila dun is unahin yung mga pagkain. So, kung meron silang mga extra pera, saka sila makakabili ng mga extra nilang mga pangangailangan sa bahay. So halimbawa na sa Pinas ka, syempre walang trabaho, minimum lang yung pera mo doon, so hindi mo na maiisip bumili ng mga gamit na kailangan mo pala sa bahay, lalo na ng mga gamit sa kusina. So yun talaga yung mga inuna kong bilhin noon, so kaya nakapagpabagahe ako ng halos dalawang box. Pero ang laman lang noon is puro mga gamit sa kusina, gamit namin sa bahay. Hindi ko na kasi siya mapapriority yung bilhin pa kapag nasa Pinas. Kasi alam nyo naman, mahal yung mga bilhin. And then dito kasi, hindi ko na mamalayan na utay-utay na bibili ko siya. So, although mababait naman yung mga kapitbahay ko, mga kapitbahay namin. So, kahit maliit na bagay is na-appreciate nila. Mga kunting mga sabon-sabon lang, mga chocolate. Natutuwa na sila. So, naka-appreciate nila kahit na ganun lang. Hindi ko alam sa lugar ninyo, pero sa amin kasi, kapag nagbabagahe kami, kukunti-kunti namimigay din naman kami sa mga kapitbahay. Hindi nyo naman na kulang yung budget, hindi nyo naman kailangan i-priority muna yung sasabihin ng ibang sasabihin, ben, galing abroad, wala, ganito. So, hindi muna yun yung priority ko eh, kasi kumbaga, ang kailangan ko priority yung mga pangangailangan ng pamilya ko. Guys, itong pagbabagahe ko is matagal ko din siyang inipon, hindi lang to basta binili ko ng isahan kasi alam niya naman hindi rin siya ganun kamura. Medyo pricey din kasi yung mga presyo dito, lalo na yung mga chocolate. So, hindi mo mabibili yan ng, at saka, appreciate nila yung mga, kahit mga simple lang. So, ito bag. Bali, meron kasi akong binibilhan ditong, may binibilhang, tawag dyan, meron kasi akong binibilhang, what? Store na kapag marami akong biniling bag, so nagsisale sila. So nilagay ko dito yung lipstick. So ito bibigay ko to sa nanay. Syempre kung may bibigay ka sa nanay mo is, ang gusto ko is lipstick. Tagisa sila ng ate ko. So alam mo kasi, kapag naka-lipstick ka is, ang ganda-ganda mo. So yung nanay ko, gusto ko kasi, yung ate ko, pag nagbigay ako sa kanila ng bagay is gusto ko yung gaganda sila. So alam ko yung lipstick kasi kapag maganda yung labi mo, mapula yung lips mo, ang ganda-ganda mo. So, oops! Gusto ko yung nanay ko maganda lagi. Kaya yan, bumili ako siya ng lipstick. Itong bag na to siguro bibigay ko sa kapatid ko. So, itong mga chocolates pala, hinuli ko na to ng bili. Kasi alam ko,
Kapag inuna ko itong bilhin, baka kasi masira, matunaw. So, yun na nga, kalakitarang mangyan. May nakita pa akong kababayan ko pala. So, tinatanong niya yung box ko kung saan ko ipapadala. So, yun, tiga Mindoro din pala siya. At hindi siya nag-aral sa school ng pinapasukan ko. So, balik na tayo sa pagbabagahe. So, ito nga mga karakitarang mangyan. So, may mga naipon ako dito ng mga binili ko sa Shein. So, lahat ko mga bago. Ayan. So, ang pagbili sa Shein, ito mga damit ng anak ko. Yan, mga pambata. Siguro iba pang inigay ko din naman. Ayan. Discarte lang mga karakitarang mangyan. Paano ko makaipon ng mga binili kong bagong damit galing sa Shein. Kapag mga day kasi na 7-7, 6-6, 5-5, so nagsisave sila. Saka ako nag-iipon ng mga orders. So yung iba dito, like itong mga pambata, nabibili ko na lang yan ng 50 NT. Tapos meron pang discount yun. Halimbawa 3,000 ka or 1,000, so may mga free siya na dinadagdag. So ayan. Lahat yan, mga bago. So, bumili na rin ako ng bag kasi mukhang papasok na sa school yung anak ko. So, ito nabili ko lang ata to ng worth of 150. So, ganito yung ginawa ko is, pwede tutupiin ko yan. Pero tinatanggal ko muna ulit siya kasi mamaya aayusin ko. Hindi maraming matutuwa dito sa kape na to. So, yung mga pamangkin ko is oversized yung mga paa. Mga 43. So, yan. Mga chinelas na yan kasi kapag mga oversize naman yung mga size, timing naman na nagsisale sila kasi syempre, hindi yun yung mga common na size ng mga tao. So, yung mga yan is naiiwanan kumbaga hindi sila mabili. So, yan naman yung fit para naman sa mga pamangkin ko kasi malalaki yung size ng mga paa nila. Syempre, gusto ko maganda lagi yung paa ng anak ko. Ito, sa mga pamangkin ko kasi nag-school sila. Ayan. So, mga bago pa talaga tong mga to. One is alak po. Bili ko kasi mahilig sila mag-collect ng mga alak, mga wines. So, yung uncle ko kasi na yun is mabait sa akin. Tinulungan niya ako nung time na pupunta ako dito. Siya yung nag-assist sa akin. Ayan, may mga damit pa. Para sa ano ko to. May mga bags. Ayan, so sobrang dami ng chinelas na binili ko sa anak ko. So, gusto ko kasi maganda yung chinelas niya. So, alam ko kasi pag pinadalan mo sila, parang kulang yung pera. So, ang ginawa ko dito na lang, binili ko na kagad. Sa probinsya, kailangan nila yan. Yun yung coffee mate. So, ito yung ano, natira lang to ng mga spoon. So, sale din siya ng nabili ko. Gustong-gusto kasi ng anak ko to. Kaya, ito talaga bumili na ako ng isang, ng 24 pieces na isang box. Kasi, mas makakamura ka kapag isang box yung bilhin mo. Pwede mong bilhin. So, yan, binili ko ng points. Parang paano ko siya may lalagay dito. Since ito, ay, meron pa pa ng tape dito. Tapos ito, yung mga sabon. Dabi na sabon. So, dyan ko siya in-line up para hindi siya mahalo sa, matabi sa mga pagkain. So, yun na nga mga kalakiterang mangyan. Patigil-tigil ako mag-vlog kasi may dumadaan. So, tinatanong nila bawat dumadaan, nag-uusisa. Ano yung ginagawa mo? Karamihan dito sa mga bagahe ko is galing sa paglilinis ko ng kuko. Kahit pa paano is pinaghirapan ko din naman yun. So, hindi nga lang lahat galing sa sahod ko kundi sa pag-extra work kong kita. Paglilinis ng kuko. So, yun ang kagandahan dun, mga karakiterang mangyan. So, kung meron tayong mga talent na pwede natin i-apply or gawing pagkakakitaan is gawin natin. So, hindi naman siya ganun karamihan yung bagahe ko. Pero alam ko, maraming matutuwa, maraming magugustuhan. Ang gagawin ko dito is ganyan. Yung mga maliliit na space is masisiksikan mo pa. So, yan yung request nila. Sabon, malaba. So, kasi dito medyo mura siya. Since kung bibinhin pa to doon sa Pinas, alam ko, bibinhin nga yung maliit lang. So, ito na nga. Ayan lang naman mga karakiterang mangyan. So, nagdag basura. Mabawasan nga dito yung mga kalat. Tulad niya, may mga stop toys pa.
So yun na nga mga karakiterang mga yun. Ang harap lang makapawisan ako. Gumawas ako ng chocolate. Ito kasi ito ano to, yung foam ng blanket no, pinailalim ko kanina. So pambata siya. Kailangan talaga niya ng may foam sa loob. So kailangan talaga siya isama. Wala kasi akong vacuum. So sinakal-sakal ko lang siya ng tape para lumiit. Pero kanina kita niya naman kung gaano siya kalaki. So yun na nga. Yung ultimo mga singit-singitan yan is wala ka dyan masasayang ng mga sulok dahil yan ay silyado. So kahit na langgam siguro hindi makakahinga dyan kapag nahulog pa siya. So yun na nga mga karakiterang mga yan. So tingnan nyo kung paano gagawa ng paraan. May pasok pa yung mga yan. So yun nga mga karakiterang mangyan. So hindi ko na kayo, dito na tayo i-up. So ang mali ko dito, wala akong vacuum. So itong mga stop toys ay ibabaw na ito, medyo bulky ito kapag itinape. So magpipress on pa ulit ito para umulbo. Pero since siguro hindi naman na magdadagdag itong parcel ng nagdag payment. Unless na lang kung magdadagdag ako ng carton para gawin siyang ganun. So bali, malaki pa yung space kung mag... kung i-exist ko to ng ganito. So, yun na nga mga karakiterang mangyan. Naudlot ang pagtitape ko kasi nalubad itong phone ko. So, kahit na 20% yan, tutuloy natin to nang matapos na at nang mapapick up ko ng aking career. So, ito na yung aking nagawa kanina. So, nakita nyo naman kung gaano siya... So, nakita nyo naman kanina kung gaano karami yung exist niya ba sa taas. So, yan, grabe, binugbog ko yan para lang naman ma-tape. Then, ito na lang yung mga natira. Siguro ito yung... The rest naman kasi ng mga damit na inilagay ko doon is puro ipamimigay na lang. Para at least mabawas-bawasan naman yung mga gamit ko dito kasi ang hirap ng maraming gamit, maliit lang yung space namin. So, i-keep ko pa yung mga luma kong mga damit pero which is maayos pa naman at saka siguro hindi ko lang siya masyadong nasusuot or nagagamit dahil medyo tumataba na yung makitero mo niyan, kaka part-time, kaka extra ng mga work-work dyan. So, hindi ko na napababayaan yung sarili ko na kumain kasi lagi rin akong gutom. So, bali sana itong storage na yan is ipapasok ko pero itong parcel na ano itong courier na ito parcel itong package na nakuha ko is medyo maliit siya compared dun sa mga unang mga box na nakuha ko dati. So yan, tingnan niyo naman yung itsura. So paano ko na ipasok kanina yung ganito karaming over na laman na compare na nandito na siya. So, ayan na nga yung box ko. Bali, ang gagawin ko dito is talagyan ko pa ng tape na red yung ibabaw niya. Para yun na lang. Ito doble ko. So, grabe, binugbog ko kasi wala namang ibang pinansara dito kundi yung tape nga. So, kaya halos naubos ko yung isang buong tape. Since meron pa naman akong tape, marami akong binili. So, idadagdag ko pa ulit siya dito para talagang safe siya na hindi siya agad-agad nabuksan or masisira. So, itong box na to is... Bago ko to itinayo, bago ko siya nilagyan ng mga gamit, is sinild ko na siya ng tape. So, dinoble ko na ng tape yan hanggang ilalim. So, bali isang bone tape din ang naubos ko dun sa ilalim. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng red na katulad itong tape na to. Ito kasi yung pinaka-tape lang na dapat nagagamitin. Pero, so, hindi siya enough pa dito para maging safe yung ating box pagdating sa Pinas. So, let's begin again para masimulan na at matapos na itong aking pagbabagahe.
Ano po yung box ko? So, babay na sa'yo, box. Hello, Philippines. Sana all. Nakakabalik na ng Pilipinas. Yun. Thank you. Bye-bye. Ito yun, napikot na yung box ko. Bye-bye. See you, Philippines.